And for the headlines, weather forecast. Ang unang bagyo ng taon ay tatawaging Aghon in local news. Si Onadia ay hindi gagawing hindi makikita ni Clarex sa nalalapit na halalan sa CDO. Isang ipinagdiwang nangungunang commander ng CTG ay sumuko sa militar sa Bukidnon. Ang COBE ay binuksan muli ang negosasyon sa COBE hinggil sa di pagkakaunawaan sa mga dapat bayaran. Ang kaso ng paglabag sa kontrata na kinasasangkutan ng Metropac laban sa COBE ay ipagpapatuloy. Pwede National. Ang PhilHealth ay naglunsad ng isang benepisyo para sa mga sakit na may kaugnayan sa init. Si Trillanes ay nagpapaalab sa paglalabas ng ebidensya tungkol sa Destab plot. An International. Isang Apones na korte ay pumayag sa kahilingan ng isang lalaki na baguhin ang kanyang apelyido dahil sa kanyang relasyon pareho ang kasarian. Entertainment. Si Bettina na lumitaw bilang kasabwat ni Manong Ebe nagpapatunay na ang pagmamahal ay hindi nabibili. Ang kanta ng Ben and Ben na Comets ay naglilingkod bilang paalala na ang mga tao ay dumadating at umaalis. Sports. Sa UAAP, sina Femi Ebo at Christian Porter ay nagpapahayag ng kanilang pangako sa Ateneo. Sa UAAP, nagwagi ang UP laban sa UST isang shootout upang manatili ang pwesto sa men's football finals. International feature. Pinapakita nila Taylor Swift at Beyoncé ang isang mapapakinabangan na pagsasama ng pop at fashion. National feature. Ipinayag ni Lea Salonga na ang kanyang pagbabalik sa Broadway ay labis na may kahulugan. Trivia. Maaari bang mayroong nagtatago ng lunas sa cancer? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, May 14, 2024. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Ang unang bagyo ng taon ay tatawaging Aghon. Inasahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng unang bagyo ng 2024 na pinangalanan ng Aghon ay malamang na magbubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa simula ng susunod na linggo. Ang mga pampulutong na ulap na namataan sa labas ng PAR ay maaaring mag-develop bilang isang low pressure area o LPA na maaaring maging isang bagyo habang pumapasok sa bansa, lalo na't maraming makakaapekto sa mga lugar sa Mindanao. Ayon sa weather specialist na si Ria Torres, samantala ang karamihan ng bahagi ng bansa ay magiging mainit na panahon dahil sa mga hangin mula sa silangan na may mga inasang isolated na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa ilang lugar sa hapon o gabi na impluensyado ng pinagsamang easterly winds at lokal na pagkiblat, pagkulog. Inasahan din na PAGASA maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Batanes at Cagayan dahil sa frontal system na naglilimita sa pagitan ng dalawang air masses na may magkakaibang mga katangian. Para sa lokal na balita, si Onadia ay hindi gagawing hindi makikita si Clarex sa nalalapit na halalan sa CDO.
Sinabi ni Misamis Oriental Gobernador Peter Onabia nang direkta na hindi niya hamunin ang kasalukuyang City Mayor Orlando Clarix Uy sa nalalapit na lokal na halalan sa lungsod. Ito ay matapos na kumpirmahin ng gobernador ang kanilang paghahanda upang pumasok sa politika ng lungsod sa halalan ng 2025. Ipinahayag ni Unabia anunsyo matapos ang kanyang pagkilala sa mga sangguniang panalawigan ng Misamis Oriental na sina Gregorio Sabal III, Wayne Militante PDRRMO, Head Fernando D. Jr. at iba pang kamakailan lamang naglipat ng kanilang rehistrasyon ng botante sa lungsod kahapon. Binigyang diin ni Unabia ang kanyang patuloy na suporta kay Mayor Clarix Uy. Anila na ang kanilang matagal na pagkakaibigan mula nung sila ay mga kongregista ng lungsod at lalawigan. Sinigurado rin ng gobernador na nirerespeto niya ang political lineup ni Clarix para sa halalan ng 2025 sa lungsod. Kahit paplano ni Unabia na magtangka ng kanyang sariling mga kandidato para sa konsihal sa una at pangalawang distrito ng lungsod sa susunod na taon. Binanggit ni Gobernador Unabia na ang kanyang mga kandidato ay tatakbo ng independiente, ngunit biniro niya si Mayor Clarix na umaasa ang kanilang grupo sa isang vote straight campaign upang tiyakin ang tagumpay laban sa Team Paglaom. Isang pinaniniwalang nangungunang commander ng CTG ay sumuko sa militar sa Bukidnon. Naglaumano ang pamumuno ng komunistang teroristang grupo o CTG sa Bukidnon matapos kumbinsihin ni Brigade General Michelle Anayron at ang kanya mga kawal si Randy Bayot, kilalang bilang gobernador, na iniwan ang armadong pakikibaka at bumalik sa pamahalaan. Pinuri ni Major General Jose Maria Cuerpo II ang pagsurrender ni Bayot bilang isang malaking tagumpay na pinamamahalaan ng mga komandante ng hukbong sandatahan at humantong sa pagsuko ng marami sa kanyang mga kasamahan. Hinaharap ni Bayot, isang dating opisyal ng CTG sa rehiyon, ang maraming kaso bago ang kanyang pagbabalik. Sumuko siya kasama ang kanyang mga kasamahan, dala ang ilang mga baril sa katulad na paraan kay Armando Daluniag, kilala bilang Ambo, na sumuko noong 2021. Ang CODI ay binuksan muli ang negosasyon sa CODI hinggil sa di pagkakaunawaan sa mga dapat bayaran. Cagayan de Oro City, nakatakdang muling simula ng Cagayan de Oro Water District o CODI ang mga negosasyon sa Metro Pacific Waters sa pamamagitan ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o CUBI upang tugunan ang patuloy na isyu sa singil ng tubig sa lungsod. Ito ay matapos na kumpirmahin ni Dr. Jerry Canyo, isang direktor ng CUBI, ang kanilang resolusyon na ayusin ang pagkasalungat ng mga kontrata sa pagitan ng dalawang partido. Sinabi ni Canyo na walang intensyon ang CUBI na ilagak ang anumang mga obligasyon maliban kung mayroong malinaw na batayan. Nagkasalungatan ang patutunguhan ng CUBI at CODI dahil sa paggamit ng magkaibang parametrics formulas sa pagkalkula ng mga singil at bayarin sa tubig. Hindi pa kumpirma ng CODI kung sila ay kukuha ng legal aksyon laban sa CUBI para sa paglabag sa kontrata dahil sa kaantala ng huli sa pagbabayad ng kanilang mga bill. Bukod dito, inihaon ng Metropac ang CODI na seryosohin ang mga negosasyon sa pagresolba ng isyu na singil sa tubig ayon kay Attorney Roberto Rodrigo, ang Senior Legal Counsel ng kumpanya. Binigyang diin ni Rodrigo na bagaman hindi pa nila isinara ang kanilang mga pinto, kailangan ng CODI na seryosohin ang isyu. Karapat dapat banggitin na naunang binanggit ng Metropac ang legal na aksyon kung mananatiling hindi maayos ang alitan sa bayaran sa pagitan ng dalawang partido.
Ang kaso ng paglabag ng kontrata sa kinasangkutan ng Metropac laban sa CODI ay ipagpapatuloy. Ang kumpanya ng tubig ng Metropac ay iniisip na magkaroon ng legal na aksyon laban sa Cagayan de Oro Water District CODI hingil sa alitan sa mga singil sa tubig kasama ang Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o CUBI. Binigyang diin ni Attorney Roberto Rodrigo ang Senior Legal Counsel ng Metropac Water ang posibilidad ng isang kasong paglabag sa kontrata upang pangalagaan ang kanilang mga interes. Humingi ang COBE ng 470 milyon piso sa kabayaran mula sa CODI na kinokontesta ng CODI. Ano pat itinuturing na may mga pagkakaiba sa mga pagkalkula at bookkeeping. Binigyang diin ni Dr. Jerry Canio, isang direktor ng CODI Board, ang kanyang pagtitiyak sa pagbibigay ng serbisyo sa tubig sa mga residente at magmungkahin ng magresolba sa alitan sa hukuman sa halip na gawing political ito. Nagmungkahi si Mayor Orlando Clarix Oy na isama ang mga eksperto sa accounting ng ikatlong partido upang matiyak na maayos ang isyu ng walang kinikilingan at maiwasan ang bias na resolusyon. Okay, good morning guys. I'm Jeff po. Prima electric vehicle under po niya si Gico Bike Shop. So dito kami po ngayon ay located sa Capistrano del Pilar, near po sa Pilgrims College at katapat lang po ng Racine Bag and Luggage. So sa kami po ay meron po kaming mga available product po na electric bike. Meron din kami mga latest po na model, yung mga scooter po namin at saka available po sa bike. Meron po din po kami mga bike accessories, mga bike parts at mga electric bike parts din po. So na-available din po kami sa mga mechanic. Nag-aayos rin po kami ng mga bike, e-bike at sa mga electric scooter. So yung sa mga payment po namin, available po kami cash, credit card at saka home credit. Sa bike naman po namin, available po siya 30% po down payment at saka sa e-bike naman po, available po siya 40% down payment. So murang-mura lang po, available po kayo anytime. Pwede po makapunta kayo dito po sa amin. For contact number po, pwede po yung matawagan yung number namin, sir, 917 304-3863. Under po siya kang Prima po, yung Gico Bike Shop po. Kami matagal na po, mga almost 8 po o na mga 9 years po, ganun po. Meron po ba kayong affect kami na... Sa amin, ito lang po yung main branch namin, pero soon, baka po. So again po, Prima Electric Bike Company po. Under po niya si Gico Bike Depot. So again, available po yung bike parts and electric bike natin. Available po yung mga scooter at marami pa pong iba. So visit lang po kayo po. Capistrano del Pilar, kalapit lang po ng Racine at sa likod lang po ng Pilgrims College. We'll be right back.
Para sa National News, ang PhilHealth ay naglunsad na isang benepisyo para sa mga sakit na may kaugnayan sa init. Isang opisyal mula sa PhilHealth ang nag-anunsyo noong Webes na ang mga miyembro na nangangailangan ng hospitalisasyon dahil sa mga sakit na naugnay sa sobrang init ay maaari magamit ang isang benefit package na espesyal na idinisenyo para sa ganitong mga kondisyon. Ayon kay Ray Balenya, Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth, ang package na nagkakahalaga ng 8,450 ay sumasaklaw sa mga bayarin sa ospital at mga professional na bayad ng mga doktor na nag-aasikaso. Bukod dito, inuulat din ni Balenya na inaprubahan ng PhilHealth Board ang isang malaking pagtaas ng mga benepisyo para sa mga pasyenteng may breast cancer na ngayon ay maabot na sa 1.4 million mula sa dating 100,000 na epektibo simula March 30, 2024. Binanggit din niya ang mga plano upang palakasin ang mga benepisyo para sa mga pasyenteng may prostate at cervical cancer ngayong taon. Si Trillanes ay nagpapaalab sa paglalabas ng ebidensya tungkol sa Destab plot. Ang Philippine National Police ay nananawagan sa dating Senador Antonio Trillanes IV na ilabas ang umanong ebidensya na mayroon siyang hinggil sa aligadong plano ng destabilisasyon
na layunin ang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y sangkot ang ilang opisyal ng PNP. Ayon kay Colonel Jean Fajardo, Acting Chief at tagapagsalita ng PNP, P10 kung mayroon nga pong sapat na ebidensya si Trillanes na nagtuturo sa dalawang aktibong opisyal ng PNP sa plano, dapat niyang diritsahang ibahagi kay PNP Chief General Romel Francisco Marble. Binigyang diin ni Fajardo na wala silang natatanggap na anumang impormasyon na nagtuturo sa mga opisyal ng PNP sa plano ng destabilisasyon. Gaya ng sinabi ng kanilang chief at muli niyang pinaintindi ang mataas na moral sa hanay ng mga pulis dahil sa mga programang patuloy na ipinapatupad na hindi nagbabawas ng anumang benepisyo sa kanila. For the international news, isang Hapones na korte ay pumapayag sa kahilingan ng isang lalaki na baguhin ang kanyang apelyido dahil sa kanyang relasyong pareho ang kasarian. Isang lalaki na kasama ang kanyang kaparehong kasarian na partner sa Japan ay pinayagan ng isang pamilya sa hukuman na gamitin ang apelyido ang kanyang kasosyo anupamat itinuturing ang kanilang relasyon na katulad ng kasal ayon sa ipinahayag ng lalaki nitong Webes. Tinukoy bilang si Akizaso, Takami, ipinahayag ng lalaki ang kanyang kaligayahan sa desisyon ng Nagoya Family Court noong Marso 14 na inilarawan niya bilang sinsero ang hatol na hukuman na payagan ng pagbabago ng apelyido para sa isang magkaparehong kasarian batay sa kanilang relasyon na katulad ng kasal ay itinuturing na bihirang pangyayari. Ayon sa abogado ni Takami, bagaman hindi legal na kinikilala ang Japan ang kasal o civil unions ng magkaparehong kasarian, kinikilala ng korte ang stable na buhay ng mag-asawa na nakatuon sa pangangalaga ng bata na katulad ng mga heterosexual na kasal. Si Takami nakasama ang kanyang partner sa Aichi Prefecture na nag-file rin ng isang kaso na nawagan para sa pagkikilala ng kasal ng pagkaparehong kasarian bilang hindi konstitusyonal. Kasunod ang isang naunang hatol na itinuturing na hindi konstitusyonal ang kawalan ng pagkilala ngunit itinanggi ang kanilang hiling para sa kompensasyon. At para sa entertainment, si Bitina ay lumitaw bilang kasabwat ni Manong Ebe, nagpapatuloy na ang pagmamahal ay hindi mabibili. Sa pinakabagong episode ng Can't Buy Me Love na umeri noong Miyerkules, inhayag si Bitina, ginampanan ni Kyla Estrada, bilang kasabwat ni Manong Ebe, ginampanan ni Chris Villanueva. Sa episode na may pamagat na Mystery Solve, sinubukan ni Wilson, ginampanan ni Ruel Santiago, na alamin ang tunay na pagkakakilanlan ng kasabwat ni Manong Ebe. Sa lubos nilang pagkamangha, dumating si Manong Ebe sa tinutukoy na lokasyon na binibigay ni Cindy. Ginampanan ni Agot Isidro, iniwan si Cindy na walang malaman habang siya ay dinakip. Ibinunyag ni Cindy ang tanging kay Bitina lang niya ibinahagi ang lihim na nagpapalagay sa kanya bilang utak sa likod ng mga trahedyang dumadapo sa pamilyang Cho. Habang papunta sila sa istasyon ng pulis, tumaka si Manong Ebe na nangako na tutulong kay Bitina sa paghabol sa magkasintahan muli. Huwag palampasin ang susunod na mga episode ng Can't Buy Me Love na ipapalabas pagkatapos ng linlang sa iba't ibang platform tulad ng Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, Jeepney TV, Cinema, TFC, IPTV at TV5. Bukod dito, maraming mapanood ng mga manonood na maaga sa Netflix at iWant TFC.
Ang kanta ng Ben and Ben na Comets ay naglilingkod bilang paalala na ang mga tao ay dumadating at umaalis. Ang OPM band na Ben and Ben ay naglabas ng kanilang bagong kanta ng Comets na may layuning parating sa kanilang mga tagahanga ang pagtanggap sa pansamantalang kalikasan ng mga relasyon. Sa unang pagkakataon na isinagawa noong Facebook Live session noong 2020, ngunit hindi agad inilabas, naramdaman ni Miguel Benjamin na ang kanilang mga karanasan ay nagdala ng pagkamaturidad at karunungan na nag-udyok sa kanila na wakasan ang kanta. Binigyang diin ni keyboardist Pat Lasatin ang paglabas ng kanilang samahan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Pinapaabot ni Paulo Benjamin ang minsay ng kanta na pagtanggap sa mga alala at paglago sa kabila ng pag-alis ng mga tao sa buhay. Sa pamamagitan ng Comets, nais ng Ben and Ben na hikayatin ang mga tagapagkinig at kilalanin ang pansamantalang kalikasan ng buhay at palagahan ang mga aral na natutunan mula sa nakaraang karanasan. Ang kanta ay maaari nang mapakinggan sa iba't ibang streaming platforms. At para sa sports, sa UAAP sina Femi Edo at Christian Porter ay nagpapahayag ng kanilang pangako sa Ateneo. Manila, inihayag ng Ateneo de Manila University ang pagdagdag ng mga magagaling atleta na sina Christian Porter at Femi Edo sa kanilang kupunan para sa paparating na UAAP Season 8-7. Si Porter ay nagpahayag ng kanyang malalim na koneksyon sa tradisyon ng Ateneo ay muling nagkakasama sa mga dating kasamahan at umaasang magkaroon ng bagong mga alala sa collegiate stage. Samantala, binanggit ni Edo ang reputasyon ng Ateneo sa akademiko bilang pangunahing dahilan sa kanyang desisyon na sumali sa Blue Eagles. Nagpahayag ng kasiyahan si Coach Tab Baldwin sa pagdagdag ng dalawang manlalaro na binigyang diin ang kanilang potensyal na ambag sa kupunan. Nakikita bilang hamon ang pag-transition ni Edo mula sa estilo ng basketball sa England, samantalang ang kakayahan sa pagiging versatile at IQ sa basketball ni Porter ay itinituring na mga lakas. Layunin ng Ateneo na patuloy na palakasin ang kanilang mga kasanayan at isama sila sa sistema ng kupunan. Layunin ng Blue Eagles na makabangon mula sa kanilang performance sa nakaraang season at makipagkompetensya sa mataas na antas sa paparating na torneo. Sa UAP, nagwagi ang UP laban sa UST sa isang shootout upang mapanatili ang pwesto sa men's football finals. Manila, nakamit ng University of the Philippines ang isang pwesto sa UAP Season 86 Men's Football Finals matapos ang mahabang penalty shootout na tumagal ng halos 4 oras na nagbigay sa kanila ng 1-on-1 AET 8-7 sa penalties na nagtagumpay laban sa kanilang mga katunggali. Pinasalamatan ni Coach Pupoy Clarino ang UP community para sa kanilang suporta na binigyan diin ang dedikasyon ng kupunan sa field. Haharapin ng UP ang depensang kampiyon ng Far Eastern University sa mga susunod na finals sa darating na Webes sa Rizal Memorial Stadium. Binigyan diin ni Clarino ang pagiging nakatuon sa kupunan sa susunod na laban sa malakas na FEU squad at kinikilala ang mga kontribusyon ng mga umaalis na manlalaro na sina Carlo Fernandez at Carlos Orale mula sa UST. At para sa international feature, pinapakita ni Taylor Swift at Beyoncé ang isang mapapakinabangan na pagsasama ng pop at fashion. Paris,
ang pagbabalik ng mga mega concert sa gitna ng pandemya ng COVID-19 na pinangungunahan ni Beyoncé at Taylor Swift ay nagpapakita ng matinding pansasama ng mga kilalang tatak ng moda at mga pop icon. Sa buong kasaysayan, ang mga kasuotan sa entablado ay naglingkod bilang isang makapangyariang paraan para sa mga tagagawa ng disenyo na magkaroon ng malawakang exposure kung saan madalas gamitin ang mga bituin ng musika ang moda upang iparating sa kanilang mga mensahe. Ang pag-endorse ng isang pop star ay maaaring makabuluhang magtaas ng benta ng isang tatak tulad ng naranasan sa impluwensya ni Beyoncé sa mga rhinestone cowboy hats at ni Taylor Swift sa mga tatak tulad ng Versace at Alexander McQueen. Ang mga pagbabago ng imahe ni Swift na pinaiiral ang kanyang Victorian Gothic aesthetic ng kanyang pinakabagong album, ang The Torture Poets Department ay nagpapalaki na mga kahaka-haka sa mga tagahanga tungkol sa posibleng paglipat niya sa isang mas kontrobersyal na personalidad na lalo pang ay nagpapalaki sa mga kahaka-haka sa mga tagahanga tungkol sa posibleng paglipat niya sa isang mas kontrobersyal na personalidad na lalo pang nagpapakigulo sa kahihintay sa kanyang mga kasunod na pagtatanghal sa Paris. Para sa National Feature, ipinahayag ni Lea Salonga na ang kanyang pagbabalik sa Broadway ay labis na may kahulugan. Ang global na tagahanga na si Lea Salonga ay nagdiwang ng mabalitaan ang kanyang pagbabalik sa Broadway. Inihayag ng Manhattan Theater Club noong April 8 na nagtampok sa kanilang paparating na season ang old friends na si Stephen Sondheim kung saan muling gagampanan nina Salonga at Bernadette Peters ang kanilang mga papel. Nakatakda ang pagpapalabas sa Marso 25 sa susunod na taon sa Samuel J. Friedman Theater sa New York City matapos ang isang pre-Broadway run sa Los Angeles. Sa panayam ni ABS-CBN News, ipinahayag ni Salonga ang kanyang kasiyahan sa kanyang pagbabalik sa Broadway na nagbibigay diin sa kalagahan ng pagpaparangal sa alala ni Sondheim. Ang kanyang nakaraang paglabas sa Broadway ay sa Here Lies Love na kumuha ng 4 na nominasyon sa Tony Award. Ibinabalita ni Salonga ang kaka-excite na balita sa kanyang mga taga-subaybay sa Instagram. Para sa trivia, maaari bang mayroong nagtatago ng luna sa Cancer? Noong ika-25 ng Marso 2020, kumakalat ang isang matagal ng maling akala sa social media na nagsasabing may lunas ang Cancer ngunit ito ay tinatago mula sa publiko. Gayunpaman, nilinaw ng mga dalubasa ang maling hakahaka na ito. Binigyang diin ang komplikasyon ng kanser at ang patuloy na progreso ng mga gamot. Binigyang diin nila ang hindi praktikal na aspeto ng ekonomiya at mga logistikong hamon ng pagtatago ng dayong luna suportado ng estadistikang pagsusuri na nagpapakita ng posibilidad ng paglantad sa loob ng ilang taon. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa labas ng bansa. Patuloy po tayo manood at makinig ng Pinoy Radio Channel on YouTube para sa karagdagan pang mga updates at impormasyon. Muli, hinihiling ko pa po ang isa pang suportahan ang Pinoy Radio Channel on YouTube. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. We'll be right back.